Magandang araw, YouTube. Mga kasama natin sa Renewable Energy, sa mga viewers natin at subscribers. Marami ako natatanggap na katanungan tungkol sa paano pumili ng solar charge controller. Ang mga tanong nila ay ganito, alin po ba ang mas maganda, PWM or MPPT? Bakit po? No? At meron naman nagtanong sa akin sa messenger, sir, kung ganito kalaki o kaliit ang aking battery bank, ano po ang magandang solar charge controller? No? Sir, kung ganito naman ang system ko, ano po ba ang bagay na solar charge controller dito? At marami pang iba. Dahil sa mga katunungan yan, pinadala sa atin ng mga viewers natin at subscribers, nag-design ako na gumawa ng simpleng guide para dyan. Sa abot ng aking mga kaya, tutugunin natin ang inyong mga katanungan. Maaaring hindi ko matake lahat at maaaring may mga video sa YouTube na mas detalyado kaysa dito. Pero sa abot ng ating kakayanan at kaalaman, ay sasagasahan natin lahat. Okay? Paalala lang po sa mga kasama natin na medyo sanay na sa renewable energy o mga professional installer at medyo may katagalan na sa paggamit ng solar power. Ang video pong ito ay intended para sa mga kasama natin na baguhan. Kung kayo po ay mga sanay na, ipagpaumanhin niyo po kung ang approach ko sa pagtuturo ay medyo napakababaw. Dahil nais po natin makatulong sa ating mga kasamahan sa renewable energy na maturuan sila ng wasto. So, sa mga nagtatanong naman tungkol sa topic na ito, ito na po yung kasagutan sa inyong mga katanungan. Sana ay makatulong itong video ito at kahit paano ay malinawan kayo sa inyong tanong. At welcome sa inyong lahat sa ating lamesa kung saan may nakalatag tayong dalawang tipo ng solar charge controller. Tulad ng sinabi ko, itong tutorial na ito ay tungkol sa kung paano pumili ng solar charge controller. Unang-una, i-describe muna natin yung pinaka-common sa market ngayon na pwede nating i-avail or pwedeng bilhin. Meron tayong PWM at merong MPPT. Okay? Pag sinabi nating PWM, yan ang ibig sabihin ay pulse width modulation. Siguro naman pwede nyo nang i-Google search yan kung ano yung ibig sabihin ng pulse width modulation. At napakasimple lang po niyan. Pero ang pinaka-simpleng approach natin para maintindihan natin, yan ay budget-wise. Okay? Malaki ang mura nito kaysa MPPT. So, ang MPPT naman ay maximum power point tracking, ang ibig sabihin. Ito ay kilala sa pagiging efficient. So, kung ang habol mo ay efficient solar charge controller, madali mo nang malaman kung ano ang dapat mo bilhin. At kung ang habol mo naman ay ma-charge lang ang battery na hindi ganong kamahal ang charger, ay PWM ang pipiliin mo. Itong Make Sky Blue ay isa sa mga i-recommend ko na solar charge controller. At kung bakit, ito ay napaka-customizable. Ano? Unang-una, ito ay pwede mong gamitin from 12 volts to 48 volts. Na auto-sensing siya. Pag ikinabit mo sa battery ito, kusa niyang i-recognize kung ano yung ilang voltahe yung system mo. Pangalawa, yung kanyang minimum at saka maximum voltage ay highly customizable. Customize mo doon kung anong gusto mong minimum voltage, anong gusto mong maximum voltage na i-charge niya. Pwede din ang float, ang reconnect at saka disconnect. Pwede mo siyang i-set up totally at sunod sa gusto mo. Maganda itong Make Sky Blue na to at online, marami rin siyang natatanggap na magandang reviews at mga ratings na matataas. On the other hand naman, kung gusto mo lang ng etso-diretsong pag-charge, PWM, walang problema. Maganda na rin siya. Kung meron kang 18 volts na solar panel, 5 amps rating, based on 5 hours peak sunlight, meron kang 25 amp hour. Ano? At kung ito ay 30 amps, no? Ipu-full mo yung 30 amps, meron kang 150 amp hour in a day sa 30 amps. Pero hindi dyan nagtatapos ang pagkukumpara natin sa dalawa. Una, ang PWM, kapag kinabitan natin ito ng, kunyari, 18 volts na solar panel, which is designed for 12 volt system, no? At ang battery bank mo ay 12 volts. Let's say 12 volts siya. Ang 18 volts, i-re-regulate nito o i-co-control nito into charging voltage, which is 12 volts, no? Pero from 18 to 12 volts, merong discrepancy na 6 volts. Saan pupunta yung 6 volts na yon? Yun ang tanong. Ngayon, ang solar panel, merong rate na 5 amps charging current.
So yung 18 volts na solar panel, papasok dito, at yung kanyang amps na 5 amps, yun lang yung i-charge ng PWM. Yun lang yung papasok sa battery bank mo. 5 amps as is. We're talking about peak sunlight, no? Yung sikat ng araw ay kapaki-pakinabang para sa ating solar panel at sa solar charge controller. So meaning yung 6 volts ay baliwala na yun. So pumasok sa battery bank natin from 18 to 12 volts, walang conversion na nangyayari sa excess voltage. So kung ano lang yung rating ng solar panel mo, yun lang yung papasok amperahe sa iyong battery bank. Yun ang pulse width modulation. Ang isa pa niyan, kahit magdagdag ka ng solar panel, kunyari, dalawang 18 volts pinagparallel mo, so basically that's 10 amps na, no? Hindi pa rin i-convert yun ng PWM. So sa dalawang tigi 18 volts na solar panel, ang rating niya ay tigi pa 5 amps, 10 amps lang ipapasok nito sa battery bank. Ngayon, sa MPPT, hindi ganon, no? Kunyari, may 12 volts kang battery bank at ang solar panel mo rito ay 100 watts, 5 amps ang rating. From 18 volts solar panel to 12 volts battery bank, yung 6 volts na yon, i-convert ng MPPT into usable amps. Yun ang pagkakaiba nila. So, mas efficient ito at hindi lang yon, consistent itong nagtatrack. Kasi nagbabagong posisyon ng araw, eh, no? Nagbabagong orientation ng pagsikat ng araw sa solar panel natin, no? May patagilid, may hanggang pagitna, hanggang pa. Sinisik niya yung pinaka-maximum power point niya kung saan siya mas efficient. So, parati siya yung algorithm niya, kung tawagin, ano? Parating gumagana para hanapin yung pinaka-max na ma-charge niya sa battery bank. So, yun ang kaibahan ng PWM at saka MPPT. So I hope na malinaw ang pagkakaiba dyan sa pinakasimpleng paraan. Of course, marami pang mga technical term o technical explanation na pwede nating banggitin. Pero sa pinakasimple siguro makukuha nyo na kung bakit mas reasonable bumili ng MPPT kahit mahal, or kung gusto mo naman mag-aral muna sa solar energy, no? Meron ka lang konting eksperimento, PWM muna, and then you tried it for many months or how many days, weeks, then decide to go to MPPT. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko sasabihin na dapat ganito kayo o dapat ganyan kayo. Mas maganda maranasan yung mareho itong dalawa at makumpara nyo mismo kayo mismo na kung ano dito sa dalawa ang mabuti. Na maliban dito, meron tayong mga punto na dapat pag-aralan maigi, no? Ang unang-una ay alamin natin kung ano paggagamitan natin sa solar charge controller. Pag sinabing saan natin gagamitin, anong klaseng system, anong klaseng battery bank ang gagamitin natin. Sukat ng system, yung laki ng system, kasi ibabase nyo doon para kayang punuin ng solar charge controller, kayang isupply ng solar charge controller yung amps na hinahanap ng battery bank mo na mapunoy siya. At meron pang mga kasama natin na habang chinacharge yung mga battery bank, ginagamit pa, nilalagyan ng load, ano? So, dapat masukat natin ang system na kung anong solar charge controller ang lalagay natin habang nagchacharge siya, no? At the end of the day, puno pa rin siya. At speaking of how to calculate our system, meron akong video na ginawa tungkol dyan. Merong link sa ibaba ng description. Tapos, isipin din natin kung anong tipo ng battery bank ang gagamitin natin. Kunyari, ang LiPo o lithium ion, no? 18650, 32650, meron ding 22650, merong iba-ibang klase ng cells, ano? Magkakaiba yon ng minimal sa maximum. Magkakaiba rin ang active balancer noon, BMS noon, no? So, alamin natin kung anong tipo ng battery natin. Ngayon, bago ko tapusin ang tutorial na ito, meron ding ibang charger na hindi mo ma-categorize kung MPPT nga sila or PWM. Okay? Tulad na lang nitong hawak ko. Ito ay MPT7210A. Nakalagay dito sa tatak niya ay MPPT Solar Charge Controller. Pero nung tinest ko siya, hindi ito MPPT. Dahil basically, ang MPPT Charge Controller, it keeps on tracking on the maximum power point. Ito, kapag ikinabit mo to, ang unahin mo ikakabit dito ay solar panel. Which is strange, ano? Kasi nasanay tayo na ang unang kinakabit ay battery. Battery muna, tapos solar panel. Ito, pag kinabit mo ang battery, wala kang makikitang power sa screen or sa unit mismo. Pero ang unahin mo ikabit ay solar panel at kapag may araw, magkaka-power ito.
Okay, isa pa, ito ay may certain limit of voltage na minimum. Kunyari, ang 18 volts solar panel mo, dapat yun ay, ang i-charge niya ay 24 volts. So, kung gusto niyo malaman ang iba pang informasyon tungkol dito, meron itong manual online. Hindi ko nababanggitin yung mga technical points niya. Pero, ang gusto ko lang malaman nyo dito, ito ay napakaganda rin. Kasi, from 18 volt solar panel, pwede siya mag-charge 24 pataas. 24, 36, 48, hanggang 70 volts. So, ito ay napaka-versatile din, no? Ang hindi lang ano dito, kapag medyo mataas yung solar panel mo, bultahin na solar panel, hindi niya kaya mag-charge ng 12 volts. Isa pa, medyo maingay yung fan niya. May mga nagsasabi, pwedeng palitan yung fan, o di kaya, sirain yung pinakanakaharang dito. Sumisipol kasi ito ng malakas. At medyo komplikado ang pagsisetup nito. Siguro gagawin ko rin ito ng video kung paano ito isetup. Meron din naman ako ditong buck converter. Ang buck converter ay naging kilala na rin ngayon sa mga gumagawa ng portable solar generator o di kaya portable solar pack dahil napaka-convenient niyang gamitin. As long na meron kayong BMS at saka active balancer, iset nyo lang yung input na DC at saka yung output DC, i-adjust nyo yung voltage para sa voltage ng battery bank or power pack at i-adjust nyo rin yung amps na gusto nyo. Napakadali niyang gamitin. Isa sa pinakamagandang features dito ay yung pagiging mura. Murang-mura ito. Ito ang pinakamura sa lahat. Yun nga lang, karamihan sa ganito ay exposed. Walang casing, walang ano. So kung gagamitin mo nga sa loob ng portable solar generator, which is nakatago naman, ito ay pwede din.